Oh yeah. Good morning at good evening Philippines. Actually good morning na pala. Tama ba ako? Ay hindi pa. It's 11:20 ng gabi sa Pilipinas. Ay, you know. Ano bang mga balita diyan? Pamustahan at tambayan tayo ngayon. Kwentong walang katapusan. Diba? So, sino mga nandito ngayon? Samahan nyo ako dito at ako'y baka bumaba at mag-ikot-ikot. Samahan nyo ako. Ayoy mag-scooter. Malamig ang panahon ngayon dito. Ang pagbabalik. Abangan nyo ang mga upcoming fights ng mga Filipino boxers. Meron pong lumabas ngayon na kontrata na may laban na po ang ibang mga boxers. Kaya salamat at masaya na naman ang ating mga boxers. Meron tayong panunoorin. Ayun o, let's go on! Love and prosperity to everyone. What's good, bro? Nothing, brother. Just chilling here at walang magawa. Kaya konting live. Kwentuhan tayo dito. Whoever wants to come up here, well, you may do so. Excuse me. Sakit ng lamunan ko. All right, here we go. That's it. Yan, binanap ko na ang ating link para kayo makakyat. Ayan. Oh yeah. Ano bang balita dyan? Sa mga paligid. Balitaan nyo naman ako dyan. Anime, shoutout sa'yo. Asan si paring John Rocks? Nagka dito, kwentuhan tayo. Tungkol sa mga bagay-bagay. Oh yeah. Ah, magkape ngayon na. It's 8:23 po dito ng umaga sa Southern California. Ayun oh. Masyadong malamig ngayon. Iba po ang weather. Kaya hindi ako makakilos ng maayos. Ayoko ng malamig na panahon. Hirap magtrabaho. Oh yeah. Pasukin natin ang mga nasa chat box natin. PSYT. Oh yeah. Invite tayo sanali ha. Sukol tayo ang Facebook. Sukol din ang mga kapatid natin dyan. Solid PSYT. Ayan. Paste. Send. Ayan. Live tayo. Oh yeah. Ayan. Sa Facebook group page, meron din tayo niyan. Kung hindi pa rin nakakasalay, sumali na kayo. Sabi niya ni May, nasa labas pa ako. Tulog ata si John Rocks. Hey, abangan natin. Ayun o. Oh. May mga balibalita dyan. Tuntuan tayo. Wala akong makuwento eh. Puro trabaho lang, busy. As always. Yeah, pagdating sa mga inaabangan nyo kay Cuadro Alas. Abang-abang lang. Rico. Pag yan lumabas, putok na naman. Eh, no. Maski walang laban eh, siya content eh, no. Okay lang yun. Eh, araw din tayo. There's always time for you. Iba naman, may time din. There's a time for you to shine.
Lahat tayo, may mga time yan. Timing lang. Alright? Basta, tiwala. Alright? Huwag kayo mawala ng pag-asa at tiwala. Huwag kayo mawala ng pag-asa at tiwala. Lalang-lalang ng pag-asa. Eh, huwag na kayo mabuhay. Habang may buhay, may pag-asa. Dami akong na-meet na mga boxers na actually they are almost losing hopes sa kanilang career. It's just happened na you know, hopefully ma-overcome nila yung kanila. Problema, hindi pala madaling maging boxers. Maraming kalaban. Alam yun. Mahirap ang tuloy-tuloy na financial sa boxing. Walang laban, walang kita. Yun ang mahirap. Kaya karamihan sa mga or mga ibang boxers dyan ay dapat mag-sideline or kailangan mag-sideline. Hindi ka pa inaantok. Inaantok na nga ako eh. But maya-maya within what? 10 minutes. Tutulog na tayo ulit. Ayan. Live lang tayo ng 30 minutes. Pwede na? Akit kayo, akit. Draga, akit ka. Boji, akit kayo. Sino akit? Sige na. Kahit toxic ka ba, haharapin kita. Panis ka. Panis. Aray. Ay, no. Daming pinagdaanan. Daming nangyari. Daming kwento. Pero, ang balik, karma. Aray. Bakit tahimik? Ayun. Bakit wala silang views? Ayun. Ay, naka. Mamaya, pag wala kang makito, antok na naman ako niyan. Sige kayo. Samahan niyo na ako para walang antok. Musta ang tulog mo sa bed mo na may patis? Buhos ako ng patis ang higa mo. Daraga, bahala ka. Nawala yung kagabing guest natin eh. May tindahan eh. Bibili sana ako ng patis eh. Papakyawin ko yung patis niya eh. Magkano ba isang bote ng patis niya? Ha? Anong masarap na brand ng patis? Baka mapunta tayo sa saan, ha? Inumpisahan mo na naman sa patis, ha? Ay, eh. Ay, naka. Sige na, magtanong na kayo. Baka mamaya, may maganda akong sagot. What up, Boji? Long time no talk. What's up, my brother? How you been? Wala. Chill lang. Ups and downs. Left and right. You. Maybe I might be heading to San Diego by next week. I might go have lunch with you. All right. We got a lot to talk about, huh? Yeah, we do. Maybe we should spank. Maybe we should spank that stupid little snicker. We good. We're fine. You know what I mean? I might probably might invite him. You know? I might invite him. I'm gonna take both of you guys on a nice lunch. I got you guys. Let's have a seat and just have a chit chat for you know what I mean. Baka makasampal ako. No. You know we good. What's new? Wonderful. You know life is good. Life is good. Ganyan talaga pag misan, but you're good. I'm gonna go have a lunch with both of you guys. I think I need to do this next week. Are you gonna be available like the maybe 9th or 10th? I'm always available. Perfect. Yeah. Maski nga sarado yung pinto ko, bubuksan ko para sa iyo eh. Wonderful, Bateka. Maski tulog ako ng alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 ng umaga, papangon ako, buksan ka lang. Wow, can you believe that? Ang lakas sa inyo. Yeah, I'll see you guys.
I'll see you guys then. It's overdue. All right, sounds good. Andan si Ate Grace. Hello, Ate Grace. Ayun o, ang nag-iisa. Ate Grace. You know? Ano bang pwede mong ibalita? Matagal ka nang hindi nagpaparamdam. Ha? Wala naman ako ibabalita. Basta, ano lang, everybody's just chill. Everybody's good. Parang bumalik yung buhay natin, ano? Right? No, hindi. Eh, alam mo naman kung bakit. Kasi nga, yung mga nasabi ng mga ano, naging too much, eh, may mga nakasilip. At nakapag-share, eh, sabi, bakit kami na-reaction ng dyan? Kaya nga eh. So, we step back for a little bit, let it time to heal. And then, nakita naman natin, it's all good. So, now we're back. And, you know, let's yep. Let's get it. Yep. Nag-turn ng right direction sa atin. Sa right. Atin. Maraming mga prospective Filipino boxers upcoming na makapanood at makikita natin. Right. At good news, syempre, mayroon tayong champion na boxer ngayon. We know that. Of course, we have to congratulate Jerusalem or Jerusalem. Ayun o. Congratulations sa ating mga bago, padating, at mga upcoming na champion dyan. Alam mo, kailangan nyo lang kasi uling maging magutom eh. Para marating yung lukluko na gusto nyo talagang luklukin. Kasi pakiramdam ko na spoil na silang lahat, na nabusog na silang lahat. The moment na napapapunta na sila, eh, ano na eh, hindi na nila kailangan, para bang wala na silang ano, gusto pang kainin. Well, you know, ang boxing ano pala eh, it's a big gamble. Mm. The way I see it is a big gamble. Hindi promising an outcome. Yun ang masakit sa boxing. I see it as a career that there's no big promise. You have to be good at it, and not only you have to be good at it, you gotta have a better or good network within, right. Around you. You have to. Kung wala, tagilid ang career mo talaga. Yun lang. Kaya kung kailangan, kakumparehin natin, Kuya Joseph, si Chabit Simpson, marami yata ro yung pang ano eh, no? No, I'm just kidding. Hindi, tapos na yung kanilang time. Makabagong panahon na naman ngayon. We let this younger generation do their thing. You know what I mean? Yep. Yep. Eh, yung mga pinapanood natin before when we are young, just like, for example, Mike Tyson. Right. The prime of Manny Pacquiao. The prime of Mayweather. From this point, time being, eh, hindi mo na makita yung prime nila eh. Ano na lang to eh. It's just a fantasy fights. Right. Kung lagi na lang exhibition kung ano baga para ma-entertain naman tayo. Kasi sa totoo nga, tama ka naman dyan, Kuya Joseph, na talagang ito lang pakiramdam ko ha. Eh, opinion ko lang to, hindi ko masasabi yung iba. Pero talagang wala na tayong nakikita ngayong panahon na to na real, you know, yung talagang nakikipagbakbakan eh. Yep. Right? Wala na eh. Yep. Sasabihin man natin na itong laban na to, na itong recently dito sa Las Vegas ni Pitbull Cruz at saka itong si ano, si Romero. Right? Mm-hmm. Hindi ko pakiramdam na ano sila, legit pa rin sa akin na fighter. Correct. Correct. You know what I mean? I mean, whether nagsiswing ng hard yung kabilang partido, right. Bakit wala kang swing. It's just like you become a rookie. Right. Para bang what happened to the fight? You know what I mean? So, his style like that. Pakiramdam ko nga eh. Kung, man. So, you wanna know something for real? Real talk? Go ahead. Hindi boxer ang nag-aaway. Manager or promotion ang nag-aaway.
Ayun o, salud-salud nga pala dun sa lahat. Nolito, yes. Makala, Ate Gray, sa Ate Honey May, okay? Yun o, si Daranga. Let's welcome Bro Jago! Kuya June, Sir Navarro! What's up? Ayun o, nag-iisa. What's up, may going on, Kuya Diego? Alam, miss ko na kayo. What's going on? Wala, on and off lang ating live eh. What happened? On and off ang live, which is more on off. Hindi, nag-ano lang nga kasi nag-reset, nagpahinga talaga, sinasabi nga na ipina-ano lang yung singaw. Kasi sumisingaw yung ng mga iba doon, Kuya Joseph, sa sobrang singaw. Nung sumingaw, nanahimik na muna namin. Go ahead. Wow. You go ahead. Nanahimik na sila yung amoy nila kasi sinasabing may putok. Ay talaga pumuputok na yun sila. Kailangan muna natin palipasin na at least sobra na. Umalingasaw. Yan. Ako, napakaganda mo na pagkakabigkas mo na yun. Umalingasaw yung kanilang mga nasa loobin at inilabas naman talaga nila. Can you believe? So sobrang, okay? I-real talk natin ngayon. Sa sobrang toxic nila, bro, talagang hindi nila. Look, they cannot even pour up a single number no more. Alana. That's it. Alana. So ngayon, i-messed up nyo yung algorithm na nagbabakimport. Eh, baka yun ang bahala eh. Ewan ko kung anong mga nangyari sa kanila, Kuya Joseph. Ganun pa mga Kuya Diego. What's up? Ano bang bago dyan? Ano bang mga i-share mo dito sa amin? Ilan na ba ang... alam mo naman to si Kuya Diego, napuntahan ngayon taon na to. Go ahead, bro. No, nothing much. Just, you know, just chilling as always, being busy, and of course, you know, doing my thing here, going back and forth, some bobbins here, and just chilling, going around Pampanga, going around stuff. Getting ready for the annual communication of the Philippines here in Manila City. Mark. That's Kuya Joseph and the one umuwi. Mark, nandiyan sa Pilipinas. Mark. Oh, nice. And I'm waiting for the next flight. Sa totoo lang ha, Kuya Diego, the power of our communication system, we don't really need to go nowhere to make things happen if you really wanted to. You know what I mean? Exactly. Our video call or all of that. Ano lang namang pinakaiba, pag lumapit kayo, yun nga lang, mawala din yung handshake, pero yung face-to-face conversation is still going to be there. Yeah. That's true. I'm thinking about doing a long drive. Oh. Where are you trying to go? Either Bay Area. It's only the way. North and east. I can't go west. I mean, if you go west, you just go to the beach. But we don't have a beach car. There we go. Ano, Kuya Diego, are you gonna be by the 8th or the 9th sa San Diego? San bro. Sa San Diego? No. I'm still here in the Philippines. I'm in the Philippines here till May. Damn, you're chilling like a villain. Yeah. How many parties are you throwing every night? What that? You're going to attend the ANCOM, right? Yeah, I'm DJing the ANCOM. Oh, There we go. Pwede mo ba yung ano yung song paki-play? What song? Tata sa bandera ng pili. Kuba. Oh yeah. Come on, bro. You know how we know how to do. Come on, yeah, play it. Just one time on the thing. That's why I wanted to hear that. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Come on, you know how. They'll put the remix on it, bro. They'll play out with them. I gotta mix these oldies songs. You know what I'm saying? Like, I gotta mix that new wave shit. That's what I say. Insert the oh yeah on one of that. One of that remix of yours. Oh yeah, yeah, man. Let's go. Insert one of that. I just want to hear it. You know what I mean? Right now. Right now. Oh, but I mean, let's go. If you're gonna be able to like pop it in, let's do it. I mean, I'm really laying down. This is like 11:41 p.m. here.
Okay, okay. I mean, just insert one of that thing and let us hear it. Dapat weekend party here up, man. Weekend. No, Kuya Kuyang, last night, I was up till freaking 6 a.m. Kasi yawin natin yung mga taga-LA dito sa ano, right? The club scene. I have a few friends that still promote the thing. Sa club scene sa LA. We played that song down there. Dude, but this great the first, remix though. This is the first Saturday. Like, yung masasayawan nila. This is the first Saturday that I'm staying in. Dude, I'm resting. Man. Umuwi ako mga 6 a.m. to 7 a.m. and then sleep until the freaking afternoon throwing up because I'm hungover. Bruh, I can't do that shit anymore, bro. I'm getting old. And I mean, as long as you enjoy it, bro. I just want to go old and clean yachts. may parang ka pa rin. Langyari. Bakit ba? Ano masama sa pangarap ko? Grabe ka naman, sir. Grabe ka naman, sir. Oh, wow. Ano masama sa pangarap ko? I just want to grow old and clean yachts and post on Facebook na akin mga yate. Come on, bro. Let's get it. Tapos gusto ko pag-aralan yung anak ko for 2 months sa States. Pwede ba yun, putang ina? Oh, shit. Oh, putang shit. Inang yan. Papa-aralan mo anak daw, nag-aaral ng anak daw 2 months. Putang na, pinagpamalaki mo yung 2 months. Putang na yan, di ba graduate na eh. Putang inang yan. Ano nang kakahiya yun? Genius ba to? O ano? Parang 2 months. Sometimes, hindi ko nga. Ito, 2 months lang daw. Pinagalaan, pinahintod daw. Or whatever. Ano. Like, napaka-bobo ang puta na pagmamalagin mo. Hindi mo na naging quarter? No, bro. Wow. Pinagmamalaki niya, pinagalaan niya. Ah, pinagalaan niya yung state. Yung anak ko dyan sa States. Who gives a fuck, dude? Like hindi man niya tinapos. Fucking moron. What a waste of time. It is a waste of time. You know, parang may masabi lang. There you go. Parang pinagmam... It's like, pag mamalaki ko na, I worked at McDonald's for 2 weeks, bro. Oh, got that fucking paycheck. Tang inang yun. Kung magyayabang ka ng kwan, kung ipagyayabang mo isang bagay, saan yung tapos na, putang ina? Yun. Ayan lang. Ayan lang. My God, dude. Wow. Marami akong gamit sa bahay ko ngayon, panluto ng manok. You know? Manluto ng manok. So, ano tayo? Magbabarbecue, magkakakare-kare, magtitinong. Lahat yan, the whole shebang. Meron tayong pang deep fryer. Gusto mo? You know, about Eka. Pagdating ni Boji dito, siya ang deep fryer ko para mangitim lalo. You know, hey! Huwag ka, be smoking dati. Oh, nasa Pilipinas nga pala si Kuya. No? Speaking of deep fryer. Right. Ayan ang deep fryer yan. Hindi pa na matapos ang kuta. Deep fryer, $10,000. But meron mo ganun. Galing kay Boji yung picture eh. Use naman yung... Oh, tara na nga. 10,000 deep fryer. Kasi ano mo nangyayari doon, Kuya, ano? Kasi binili nila. Bibili doon. Sa kanila yung ba sinabi yung pinautang na inutang? Parang ganun eh. Ah. Oh, shit. So, yung tubo na nagbenta sa kanya na sa pinagbentahan niya, tinubuhan pa siya. Eh, ako pag ako uutangan ko, ha? Bangko, hindi tao. Pag inutangan mo yung tao, wala ko content ka niyan. Yun lang. shit. Yeah. Oh, Boji, ah.
Mismo De Pryor, Sir Diego, sabi ni Nolito. De Pryor. More like Deep Liar. Deep Liar. Okay. Alam mo yung nakakatawa sa kanya? He brags, lagi siya nagbabrag na ganito, ganyan. Of course. But it's nothing. It's the wala siyang pwerba. He has no fucking proof of anything. Magsusuot na lang siya ng yung sombrero niya para na maralis. Best friend boy niya ni. Tapos yung nalala ko in time na hinahamo niya si Kuya John Rocks, ganito. Pupunta niya. Shut the fuck up, man. He's so full of shit, dude. Tanginang yan. Sabi niya, pumunta daw siya. Yung one you, alis daw siya. Totoo lang kasi, in real life kasi, ma bro. Okay. Dito lang yan kasi nakakaroon ng lakas ng loob. Kasi doon sa kanila, binabatok-batok ka lang yung family. Sabi niya, gampit talaga yung mga yan. Kaya po ito, pag napapasalita mga yan, kita mo tayo siya agad up yung ano niya, nanginginig siya dun eh. Binabatok-batok ka lang sa lahat. Sabi, bakit may ispan yung magkakapitan mo? Oh, tayo lang yan. Alam ko, nanglalive lang yan sa break time niya eh. So at least naman, mukha siyang ano dito, you know what I mean? Yung... matawag dito. Sabi na matapang siya na, no? Ganyan, come on. Mabuti pa si Germs eh. At least sikat. Isa, ayaw sumikat eh. Pero wala na siya, hindi ko na nga alam kung paano pa nakikinig yung iba yung makarakter niya. Kaya may binulgar niya doon kayo, no? Sa page ni Lipaw Salud. Oh. Can you believe? Siya, nagbulgar ang sarili niya. Isang piso, isang tuka. Walang respeto yan eh, kada tuka. Oh, ito mo. Bodi kasi pasawa eh, kung sino-sino tinitira sa kamila eh. Talagang sinabi niya, kita niya revelation niya, sabi ni Pao Salud sa kanya. Sobrang personal na yun. Wala kang magagawa eh. Sure talaga yon. So alam na natin na kaya yung mga magkakasama sila doon, ano na sila doon, mayroon silang group chat na ano sila, lahat sila doon na silahis, naka ano na eh. Halata sila doon lahat. Kung Jones, di ba alam? Grabe yun. Oo. You know, yun yung pinakaano nila doon, yung sino ba yung matandang kataga San Diego na si Lieni, yun yung kanila pinakamatrona. Sa gabi yung nag-ano yun, naka-wig yun eh. Ito na tao yun, oh. Na, minsan galit, nauna galit, tapos after ng galit, naging awa. After ng awa, asar. After ng asar, tawa na lang eh. It's crazy. Pero Kuya Joseph, ang pinakamatindi doon, na-care nila the whole entire year eh, no? Oo. Oh. Like, look, ito eh, pati nga, look, ito ah, hindi na natin, ikaw, hindi mo na pinapasito si Balachon TV, pero wala siyang hanggang ngayon. Wala. Hindi kanya tantanan, bro. Wala na siya talagang topic, kundi ikaw. Wala. Marami naman itatopic dyan, maraming ano dyan, kung gugustuhin lang talaga magiging ano, pero talagang ikaw yung number one, ano lang. In English, they can't get over it, ha? O sinasabi, ganyan yun na ba talaga ka-idolize sa mga taga-San Diego na yan? Ay na, pamutay mo nga sa Amerika para ma-build up yung utak nila, Boji. Oh man. Mahirap nga Kuya Joseph, kasi alam ako bakit wala silang US bound. Eh, paano ka man diyan? Katulad sa Diego, bakit po si Kuya Diego? Oh. Back and forth, parang ano lang, you know what I mean, hindi nga nila kaya yan. Hindi lang, ano? Hindi nga kaya yan, kasi yung isa doon TNT. Doon pala Kuya Joseph, right? Doon pala Kuya Diego, Kuya Joseph, ano na eh, 100, 200 years behind sila eh. Oh, mag-process ka ngayon kung ilang years na nga abutin mo, we'll see. Mm. By the time na ano ka, ugod-ugod na mga yan, ano pang gagawin mo dito? Diyan mo nakita yung value, okay? What is the value of the person, which is yung host?
And what is the value of the channel? And what is the value of having a lot of subscriptions without having a good content or a good follower? Right. You see what I'm saying? Tsaka wala nang utak mga ngayon. Ano ba naman talaga nila doon yung organic, lahat sila eh. Yung ano mo, yung mga detractor mo, kaya Joseph eh. Sila lang yun. Ako, ayoko nang magano ha. Mm. Eh, sa itsura pa lang yan, sa pagsalitaan niya, sabit na eh. How could you perform it? Okay? Mm. Number one, kung gusto mo talagang maging karamihan sa good anchor, you have to speak English. That's number one too. Well, absolutely. So you could actually reach more. Exactly. You know, what's the difference? A lot. 200 years behind pa rin sila, Kuya Joseph. Yung ugali nila from the beginning na nangyari ang toxic natin dito. Mm. I think it becomes really parang technical kay Boji in a way. Boji is trying to express him being as a Filipino-American versus the mentality of just a Filipino alone who is not yet nakakaalis ng Pilipinas. Kung bagay utak hanggang Pilipinas lang eh. And I can see that. At yung pagiging, okay, let's say Manila is civilized. Mm. Okay, civilized. Mentality-wise, I don't think so. You see what I'm saying? The way na pag-deliver nila as far as problema. Man, ang Pilipino, sa nakikita ko ha, huwag na tayo magmalinis dito. Pag tayo may problema, gusto nyo isigaw. Ang mga puti, ang mga ibang lahi kadalasan, pag may problema, itinatago. Ang mga Pilipino, sinisigaw. Correct me if I'm wrong, Boji. Oo, ha? Lahat sila. And they use the YouTube or the internet as a tool. Whether they're expressing it the right way or the wrong way. Kaya nga ikaw eh. Ako ikaw, Boji, from the beginning nag-usap tayo eh. Mm. We try to understand yung mga tao sa social media. And you know and I know, may mga tao na tinatawag nating virgin sa social media. And they don't know what's going on. And that goes along with sinasabi mong tandang Lenny. Yeah. Tama ba? Siya ang number one dyan. Nabaguhan lang dito. First year kung ano baga. Hindi niya kinaya talaga eh. No? Hindi tayo kinaya. Hindi kinaya. Saka maganda dito, Bojay, sa internet. Mm. Sama-sama yung mga toxic na tao. Oo ah. Di ba? Para bang isda na sinalok mo sabay-sabay yung mga bakit. Sabay-sabay sila lahat doon. The exact same, pero yung kanilang understanding, pare-pareho rin. Pare-pareho! Right. Tapos, from that point, nakita mo yung mga scammer talaga. I was like, wow! Right. All of them. And the funny part is, yung mga scammer, they got a hold of me and they freaking admit it. What the fuck? Sabi ko. Crazy. Hindi nila kinaya eh. Kasi gawain nila kasi yung sa real life outside. Exactly. The moment na lockdown silang lahat, ginawa nila dito. Exactly. All of them. For exactly. 2 years, bro. Exactly. Behavior nila sa labas, ginawa nila dito dahil hindi nila na ma-express yung sarili nila. So the only way that the thing is they did it here. Alam mo mga tao na yan, I look at it as a langgam, chore, daga, ha? Alam mo yung mga pusang gala na they don't know where to eat? Yung lahat yung mga yan, mga vulture, mga daga, mga langgam, they're trying to find somewhere to eat. Right. Ganun sila dito, ganun mga scammer, bro. They're finding their way in. And that's fucking crazy. Right. At pasalamat na lang tayo, Putragismen, with the help of people here, na mga tao, okay, eh putangnan, lumabas ang katotohanan.
Sila ang ano nga eh, no, nagsalita sa sarili rin nila. Exactly. In-expose ni Ray yung sarili nila. Exactly. And ngayon, after 2 years, natahimik ang mundo. If you look back the story, like, tatawa ka na lang, ikakamot ka na ng ulo mo eh. Di ba, Boji? Right. From well, we Boji, learned a lot of things, from, so I did. Exactly. From Boji as being a Mr. Pogi, I still remember that. Right. I was like, Boji, you're fucking in trouble, bro. Get rid of that Mr. Pogi, bro. Right. At that point, we are both blind, me and Boji. Damn. I don't fucking know what's going on. Pero at least si Ma'am says na ano natin na kahit na iba't iba yung katok natin sa kanya na ano siya, pero yung iba inabot ng hundreds at hundreds at thousands of dollars na pakulimbat sa kanya. Oh, Diyos. Well, ang masasabi ko lang ito. Nakita natin kung sino yung mabuting tao at or hindi mabuting tao. Sa kanilang mga misyon, ha? I don't know kung anong mga minisyon nila. Ba't sila nagkaganyan? Okay? Pero, ating side, kung ano man ang nakikita ko, ha, kung meron man tayong alitan or gulo, it's nothing personal and more. Kasi bakit? Nakilala natin isa't isa na tayo mabubuting tao at napiglaban natin isa't isa. Nakit mo, Boji? Oo, ah. Alam mo kung bakit? Nakita ka naman kasi namin talaga dito sa social media na tumulong ka. Nandiyan ka. No, I'm not only talking about myself. I'm talking about each one of us na naging bahagi natin dito na ngayon kasama natin. Bakit? For example, Boji, pag ikaw naragabiyado or natrouble ka sa labas within the internet, I mean, kami PSYT, got your back. Does it make sense? Right. Regardless, we got your back. And that goes along with you. Right. Dahil sa toxic na nangyari. And that's a good part about that. Nakita mo yung taong gusto mong totoong poproteksyonan. Got you. Like, or before you're like, oh, hi there, oh, hello there, oh, add you here, oh, this and that. Ngayon, wala na eh. You see to it na you have to scrutinize them. Nandiyan yung pumapasok na you really have to scrutinize it, person. Before bringing them to your, not only to your house, but to your life. Right. You see the difference between, I'm telling you, with your house and your life? Your house is the physical thing that you will welcome them, your holy place. That's right. One that you will know. Second is your life, which is your whole entire story of your life. You will tell this strange person. Does it make sense? Right. Yun. And that's what we have to keep an eye on. You know, James, good evening, sir. What's up? You're... James Pakiran, what up? Bakit ngayon ito to James? Para yatang... Ngayon lang nagbalikan itong mga ito. Nandiyan yan, lahat sila nakasilip lang naman. Pero, you know, as you said, nag-reset ang lahat eh, no? Nag-reset lahat. Nag-recharge, natulog. And then, ang iba kasi, nagkaroon sila ng ibang ano, behavior eh, no? Paano kaya nagkaroon ng ibang... Ako ramdam ko, Boji, it's more like ano, parang nawalan ng sense. Kaya nag-stop. Alam mo yun. May drive eh. May drive ang tao, ang grupo. Right. Pag nawala ng gana or nawala ng interest, yun na yun. Okay, tama naman. Ang drive ka naman kasi nila, sirain yung page mo. Kasi yun lang naman ang alam nila eh. Aray ko. Sirain ka, sirain yun eh. Yun lang naman. So, nung natapos yung gusto nila, pakiramdam nila eh, ano na. May balik pala. Well, you know? Katahimikan pala ang balik, ano? Nang lahat. Oo, katahimikan lang. Yun lang pala. We could shut it down, bro. Yan lang pala. Sana nag-request na kayo dati pa. You know, may... Pero ngayon, zero views sila. Ano magagawa na? Ay, nakakatawa dito. They're after my money monthly at yung mga napag. What the fuck, dude? Damn.
This shit is funny. Right. Eh, si Boji, I saw him personally and he came to my life physically. Nakita niya what my life is. Right. Man, I don't need this bullshit. Right. Man, my storefront alone is I'm already busy just to entertain them, huh, Boji? Man, you got no time. Right here, I don't even think nakatulog na ba kayo? I have no time for these people. Man, I have so much shit on my plate, man. And the crazy part about it, you're giving all of this knowledge, all of this understanding to this guy. Trying, bro. Trying. And they're not accepting it, bro. How can you? It's kind of crazy, though. It's like, why? It's like, you only have to learn. Alam mo kan, Joseph, is these people don't want it to prosper? Actually, me and you, Boji, are in the same boat. You trying to scrutinize and tell them what is wrong on the other side of the country. And next thing you know, you get beat up or you get... Oh, yeah. Yeah, oh, yeah, Boji is American. You don't give a shit about Filipino, blah, 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 this, blah, blah, that, right? You think about... Yeah, remember those days? Right. What the fuck, dude? Inumulat lang namin kayo minsan sa ibang understanding. As you said, Kuya, tama ka, Kuya Joseph, na paano mo malalaman ang pakiramdam sa Amerika kung hindi ka puputalan sa tingin mo, mababasa mo lang yan? Kaya nga yung outcome nga natin just to go outside the world and be on a free land, ha? Which is America. Mm. Okay, sabihin na natin, pumunta kayo at nag-travel kayo as OFW. When you go to OFW, man, most of the time, you don't go to America. Pag ang tao pupunta sa America, hindi nagiging OFW. Tama ba ako, Boji? Right. Nagiging immigrant kasi why they want to stay here and TNT. Right. Think about that. Pero ang mga taong OFW, where can you go? You go to Saudi, you go this place and that. You are not on the free land, man. Right, you're not. Can you still talk crap and talk madness, dude? What the fuck? Ito nga, recently nga, remember, kinukomplay pa nga natin yung ating kababayan na Ramadan, lumabas na hindi naka-jihab and winip the next day dahil Ramadan na hindi nakasuot yung kanyang hijab. Ano nangyari? Sabi, winip siya. Exactly. Sabihin nyo nga yung freedom nyo dyan na pinagsasabi nyo. Yung difference ng ang Pilipino ay lumabas ng bansa. Man, pumunta ka sa Thailand, you gonna see the real life na pwede kang i-execute and you can get in trouble, but you have a freedom of speech. That's it. Because why? You know how to watch your back and you know how to watch your words. Pero itong mga tao na to, mga kulangot na to, hindi. Puta, natuto ako makipagbakbakan dito, man, even though I don't wanted to. Right. Hindi, alam mo ko yung Joseph, kasi nga, yun yung mentality nila. Kahit ano man ipaintindi mo dahil na we'll learn from here, and they don't want it to, I think. Ayaw, parang ayaw nilang acceptin, no? Si kaya kailangan mapapuntahin sila dito para malaman ninyo at ma-experience ninyo on how you sa tingin mo, ganyan kayo magsalita dito. Next thing yun, kung mga nagano kayo dito, ano na kayo agad? Fired na kayo. Diyan pa lang sa pagsasalita nyo. You will never get... Come on. Baliktar natin ang kwento, Boji. Like you just told us from the beginning a while ago. You learned from it. You learned something. Okay, baliktar natin ngayon. Sa kabilang side, sa kabilang grupo, what do they learn? They learn how to manipulate. They learn how to deceive. They learn how to... Dahil na yung mga ano nila. Kita mo lang sila doon professional ano eh. Eh, sinasabi mong tayo, what have you learned? Baliktad, di ba? Right. We never deceive. Never. Nandun ka, nakita kayo, mag-asawa na nandun talaga nakasuporta o ano pa, ito mga to eh. The only time, wait lang, mga 50 people nanonood eh, talaga naman nakalipad na laro sila. Pero I will be honest with you, Boji, ah. Go ahead. You become part of this. Yeah. Alam mo, for the whole entire 2 years na bakbakan natin dito with I don't care what group, alam mo, naging bunga niyan. Mm. I end up meeting more people and more network towards
boxers, Filipino boxing industry, they tend to reach out sa akin at maging part ng circle niya para makatulong sa mga Filipino boxers. Which is a good thing. And that's one reason na Hugh Agar, ahead of you, at Richie is part of that. Kaya I'm really proud na despite sa mga nangyari, I'm not saying that I took it personally. I'm saying it's more of a that is just nothing. Look, bakit kayo nag-walk off kasi about that? Ito nga si Keith Thurman a week before the fight. Bakit hindi nakapaglaban? Sabihin mo nga. So this is just the hiccup that it's happening on the industry. Even big names. Like, yep. You know what I mean? This guy, na anong tawag yung word sa Tagalog? Napalya. It's part of the thing. Everything is part of the game. Eh, nakikita naman natin, these guys are real big names. So kung pamalay yun sa kanila, ano pa yung iba? You're good. Yep. Basta yung nangyari na yun, it kasi comes out. Kasi ito nga na ano ko sa ibang kasi mga kababayan natin. Okay? They pick and choose who they really wanted to take. Yep. Yan lang yung ano eh. Why do you, like, if you wanted to bully somebody, why don't you like, go ahead and try to bully everybody? You don't really have to pick and choose. You know what I mean? Sila eh. Naging selective sila eh. Selective silang lahat. Oh, ha? Napakasimple nga eh. Tignan mo. You never saw that group na baragin si Butike. Tama, mali. Never nyo nakita ang grupo na yan na bumarag all the way kay Butike. Bakit? Ang tanong, question mark. Bakit? Hindi. Okay, ito nang meron niya kasi ito. Dahil yung ang tingin ng mga tao na to, especially, real talk natin. Especially yung ano, yung si Sean. Talagang tingin nila dun sa kanila ngayon dahil ng mga ano, Diyos-diyosan na nila. Diyos-diyosan. Real talk yan. Totoo yan. Ayoko lang mag-ano na nga. Hindi ko pat lang ina-ano lang dati. And that's the power of media. Yung tingin nila. Boji, and that's the power of media. Pinoy Dental, shout out. Gang-gang. Ano, sasabi, tatanong ko, anong ginawa mo doon? Panguya-nguya ka lang doon. Ano-ano eh. Come on, bro. But, hey. Ang tanong ko sa'yo, Jorge, ito lang, napakasimple na lang. Mismo ang kaibigan ko nagsabi, hindi na ako. Kayo din siguro, alam nyo. If you talk about a person, an industry person, which is inside the boxing industry, ano ang first look na titignan mo if he is legit? Diba, the one and only BoxRec? Tama mali? Yeah. Okay. Bakit sa BoxRec, kapag tinipe mo ang manager, kapag tinipe mo ang matchmaker, wala yun. How could that be? Toji, can you answer that? How could you run and be a big name in the Eastern industry, but your name is not on the BoxRec? Can you tell me, Boji, what's going on? Pag inano mo si Duncan, sila ano, Lachan, lumalabas. Yes. Pero yung sinasabi mong si Puti ay wala sa BoxRec. I-type mo. Promoter, manager, or matchmaker. Wala. Alam mo kung nandun siya, alam mo kung ano siya as specific. Have you ever checked it out? Boxer. He is a boxer at BoxRec. Okay. Parang may anomaly, but it's a big question mark, huh? Right. Sabi nga ng matchmaker na yun eh. Tignan mo pangalan ko. Nandun, matchmaker. Siya ba? Nandun? What? And that's exactly what you're talking about, Boji. Pogi points. Sa sinasabi mo, Diyos-Diyosan. That's it. So bakit wala sa BoxRec kung siya ay distinguished or recognized? A boxer? Na matchmaker.
given that he is already a boxer from the past. Okay? Right. But if you're always on the industry of boxing, you always refer on BoxRec. Bakit right. wala siya doon? For the record. A ver. Boji? Eh, yan ang mahiwagang tanong sa mga yan ngayon. Sagutin mo yung tanong ko. Bakit wala? What's the answer? Eh, may, according to my understanding, may anomalya to eh. Yung anomalyang ginawa niya nung una, eh, parang napaso siya ngayon. Ewan ko ha. Mm. Pero kung sabi ko lang, Boji, ha, for you to know. Mm. For you to know. Yung sinasabi niyong dinukot si Tata doon sa kabila, sa MP. Mm. Okay? Nung time na yon na dinukot, sabi niya dinukot, di ba ang kaalaman mo is dinukot lang siya doon sa MP? Di ba hanggang doon lang ang isip mo? Tama o mali? Alam mo ba may isa pang kwento na may ibang grupo pa na nadukutan bukod kay Puting Itlog? Alam mo ba yung budget? Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yun. Maraming hindi nakakaalam nun. And I'm gonna tell you underground, Boji. Can you believe that? Wow. Exactly. When I heard that shit, sabi ko, wow. Kala ko I heard enough. Sabi ko, wow. For real, bro. Kaya lahat ng mga question marks ko before, why, yun, naglabasa na. Ganun pala kabigat ang pagdukot kay Tata. Gino, congratulations once again to Janriel Casimero for getting the award of a boxer once again of the year. Yan ang sinasabi ko eh. Anong masasabi mo doon at si Butiki ang tumangga? What's your point of view, Boji? Mr. Gex, what up? Ewan ko kung bakit ganun lang yung pagkakaya pangyari. No? Bakit hindi na lang yung commissioner sana ang tumanggap para naman hindi disrespect sa ating mga fighter. Eh, no? Sa akin, disrespect yun. Ha? May commissioner mm-hmm. naman tayo, may mga ano naman tayo na pwedeng tumanggap doon para to represent our exactly. fighter. Pero hindi natin ano, may mga, ewan ko kung gano'n. Pati ba naman yung industry natin, ganun na rin ba sila ka-disrespect? Yep. You know what I mean? Kita sa naman nila, alam naman nila yung story, alam na naman nila yung sinasabing hiwala yan, itong dalawang kampo na to, tapos ipinag-disrespect ng napakaantar ng event na yan. Tama ka, Boji. Alam mo, masasabi ko lang, Boji, ah. They better watch out. Especially, meron tayong tinatawag na mga vloggers at media mm. that deliver news anytime they want. Ang masasabi ko lang, yung mga kawatan dyan or mga government na nasa likod ng boxing industry, ayusin mm. naman nyo. Dahil hindi kayo pwedeng pagpatuloy ang kagaguhan na nangyayari dyan. Look, hindi ba disrespect yun? Hindi mo nagbabayad naman ang mga to ng tamang buhay sa mga fighter naman natin siguro, right? Nagbaano naman sila, nagparegister sila ng kailangan nilang ano, sina, yun, sa commission, lalo na yun sa gaming and amusement board na yan. So at least, pag gano'n na absent yung kanilang mga atleta, dahil na ano sila, eh, you know what I mean, at least, they supposed to. Kasi nga, sila ang nag-ano sa kanila, mag-ano. Para nun sa kanila. Pero hindi ko alam kung bakit gano'n yung mentality nila. Mga ewan ko ba talaga. Gano'n pati ba yung industry natin ba sa atin talaga. Gano'n na rin sila kabugok o ano? Well, ako Boji ah. I don't know nothing what's going on with boxing before. But for me to share kung ano nangyayari. Picture it this way, bro. Let's look at the bright side. Ang bright side nito is
not only Philippines. Yun ang bright side. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa na naaabuso. Hanggang dun lang ang bright side natin. Sa nakikita ko ha, kasi lagi ko sinasabi sa inyo, kung ano nangyayari sa Pilipinas, sa mga boxer, ganun din ang nangyayari sa Mexico. Bakit? Look at Pitbull's record. Look at every single Mexican record. Mostly sa fight nila nasa Mexico lang. Pag nakakuha sila ng magandang record, doon dadapmuti ni puti. Hindi na babalik ng Mexico yan. Ganon din sa Pilipinas ang nangyayari. Yung mga tao sa taas na gusto nilang daputin, yun ang nakikilala. Yung mga boxer na may potensyal sa ilalim na ayaw niyang pansinin ay hindi makakakuha ng laban. Ganon din sa Pilipino at sa mga Mexican boxers. Pag-inug na eh, tsaka sila nandyan eh, no? Correct. Kung ano ang corrupt, tingnan nyo ha, ang Mexico at Pilipinas, what is the commonality ng nang meron sa kanila? Anong merong common sa dalawa? Boji? It is a religious land, which is Christianity. Tuwing may Christianity, nandyan kadalasan ang malaking corruption. Ano nangyayaring corruption within the boxing or within the government of Pilipinas, ganun din sa Mexico. Nakita nyo ang picture? Ako personally, nakakapunta ako sa Mexico. Kaya yan yung sinasabi ko na yun. Sabi, pwede naman yung ano yun, gawin eh. Copy and paste lang yan eh. Pero masama yun, pati behavior, kinakopy nyo. Alam mo, ito ba? Ito, Bergie, I go to Tijuana. I meet Mexican boxers. Alam mo yung mga Mexican boxers na yan? It's almost the same thing as Filipino, bro. They don't have a visa to go to America to work or fight. Kailangan din nila dumaan sa krayo. So kung may tinatawag na puslit ng mga boksingero sa Pilipinas, eh may mga puslit din na galing sa Mexico. Ganon kadumi ang boxing. Parehong bansa nagre-reklamo sa pag-aabuso na nangyayari sa boxing. Okay? Hindi ko alam dati to. Wala akong alam sa boxing dati. Wala akong alam sa galawan. Pero nung nakita ko mismo ang boxer sa Tijuana, na meet ko personally at nagsasabi kung ano ang kwento, kung ano ang pangit at kung ano ang kakulangan, eh putralis na yan. Pareho lang ng Pilipinas. And I'm telling you that right now because why? I personally experienced it. So I know it in a fact na totoo. Yun lang nakita kong bright side sa Pilipinas eh. Na hindi lang tayo ang namamanipulate sa boxing. And that goes the same thing with the Mexican boxers. Benny Gugol, shout out. Ang mga Mexican boxers, they are hard worker na magaling din as a boxer. Ganon din ang Pilipino, hard worker at magaling sa boxing. Nakita yung similarity? Nang dahil sa hirap ng buhay sa Mexico at ang hirap ng buhay sa Pilipinas, ganun ang mga boxers kahirap gumalaw at umakyat at lumabas ng bansa at kumuha ng laban. Parehong pareho. So anong ginagawa nila? They are manipulating Philippines and they are manipulating Mexico. Mexican boxers. Kailangan sila lang ano, kumobre, no? Exactly. Nga to. Kanya-kanyang tira dun, bro. Kung kutihin mo, kawatan sa Pilipinas, ay putrages. Ngayon lang ako nakarinig sa Mexico na may laban ng boxer 1 week ahead, 2 weeks ahead. Hindi mo kilala kalaban mo? What the hell? Meron palang ganun.
I didn't know that one exists. Damn. And this is a pro fight. Damn. This is a pro fight. It's a pro fight, yes. Wow. Ibang galaw sa Mexico, bro. Ibang galaw sa Mexico. Tingnan mo. Picture mo na lang. Okay? Si puting itlog, bakit wala sa Amerika? Bakit na sa Pilipinas? Bakit lamang sa Pilipinas? Napakasimple. Maraming ano sa Pilipinas ay mapipiga doon. Exactly. Lahat pinigay niya, no? Dito ako pipigay. Lahat ipipigayin ko na kayong lahat. Alam mo bakit? Sa Pilipinas, kaya niyang lagyan ang mga tao doon. Pasok siya. Oo, sa Amerika, hindi niya pwedeng lagyan. Sabit siya, kulong siya. Sa Mexico, pag hindi naging ayos ang buhay niya dyan at bigayan niya, patay siya. Yan ang pagkakaiba. Sa Pilipinas, walang patayan. Karadaan sa Pilipinas, lagayan. Sa Mexico, may lagayan na, pero pag hindi ka nagustuhan, may patayan. Sa Amerika, pag hindi ka nagustuhan, walang patayan. Meron kulungan. Tama ba, Boji? Ganun yun. Kaya nakikita nyo ang mga tao, they can only manipulate Philippines. Not the other places. Naglalaba. Eh, ito na nga real talk dyan. Naglalabasa na nga itong mga recent political vlogger. Eh. Lahat eh, mga may lagay pala. Sinasabi dati, mga wala. Ako na nagkasabi sa'yo, Boji. For 2 years na nandito ko sa inyo, na nakita ko, lalabas at lalabas ang baho. Lalabas at lalabas. I don't know when, pero nararamdaman ko na. Lalabas na. Ang akin lang, ayusin na lang nila ang trabaho. Ano ayusin nila, no? Sa mga magagaling na boxer na talaga may mga future na mga legit na hindi nila napagbigyan dahil sa politika nila diyan. Kailangan hindi na yung pinaglalaro uli sila diyan. You no longer kasi, bro, need to play this game. It's like you guys are out. Alam mo bro kasi bakit ko naririnig yan at nalalaman yan. Mismo Filipino boxers ang nagsasabi sa akin. Kaya nga, ang sagot ko lagi, Boji, eh, wow. Hanggang wow lang ako eh. Reset the whole entire industry. You guys are no longer, yung mga dati nakapaglaro na, you make your money already, we're gonna let the younger generation, we're gonna teach them how to manage it properly. You guys are out. I-reset ang boxing industry. Reset the whole entire thing. I-reset. Walang manipulation. Walang manipulation. At sana makarating yan kay Kuyang. Yung ating PSC. Philippine Sports Commission. At ang may hawak niyan ay si Kuyang. Kuyang Tolentino. At alam nyo at alam ko na makarating ang daing at baho na nangyayari dyan. What's up, D? Pinarating ko na sa uncle niya. You know, what's going on, D? Kay Kuya Jesse. At sabi ni Kuya Jesse, hayaan mo kuya, makakarating yan kay Tolentino na ating PSC, Philippine Sports Commission. Eh, madali naman kuya sabihin, Kuya Jesse. Totoo lang, ha? But we needed a person na nakalakda doon, then now from here on now, they're gonna document everything. Then you see how you guys move in there. That's it. Pag ang mga boxer patuloy ang ingay at nag-iingay at magsalita, ewan ko na lang kung ano patutunguhan ng mga kulangot na yan. Boxer na ang kalaban nila, hindi na tayo. Unahin natin kontrata. Sa kontrata pa lang, laglag na yung mga yan. Wala eh, pag naabutan eh, ayos na. Exactly. Lagay na. Exactly. First place ka na dito sa amin. Ikaw na mag-ano. Yan yun dun eh. Moment na lang ka, ano ka, first place ka agad.
Kawawa, kawawa Pinoy boxers. Kawawa Pinoy boxers. Sa nakikita ko ha, sa galawan. At huwag kayo magtaka at magulat kung mayroon mga upcoming Filipino boxers. Ha? Madami sila, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo na papuntang Amerika. Kaya magsawa kayo at sana pagpalain. At huwag na kayo mag-bash kasi wala kayong patutunguhan. Enjoyin nyo lang ang mga Filipino boxers magkaroon ng laban sa Amerika. Dahil pag tinoxic nyo at siniraan nyo kami, ang boxers ang mag-iingay sa inyo. Talagang ano, kailangan may mental prepared ang mga to, mga younger generation na to be the champion. Nothing else except to become a champion. That's it. Yep. Yep. Nothing else. Kalimutan lahat ng problema. That's problema. It. Maging problema sa mga magulang nila, hindi nila dapat hawakan ng problema. That's it. That's it. At saka ang pinaka big failure nito, bro, ah, Budgie, ah. Ito ang pinaka big failure sa mga Filipino boxers. Whether you are a champion, whether you are just a professional boxer, alam mo, the story behind a boxer is having a team. I don't care kung malaki ang team. I don't care kung malaki, maliit ang team. Importante ang team sa boxer. Yung team na yan ang magbubuo ng needs na kailangan ng boxer. Food, moral, etc., etc., etc. Without those people, ang hirap, Boji. Can you imagine yung boxer na tayo, pinag-usapan natin, ha? Sumabit. Tingnan mo kung gaano kahirap yung ginagawa niya. Him alone, going to fight on a different place by himself? We don't even want to talk about the details. You know, sometimes there is a hiccup. Kaya alam, isip mo yung ano eh. Obstacle talagang haanohin dyan eh. Kaya nga nagsasabi yung mga taga-Pilipinas, ang reklamo nila nga sa taga-Japan eh. Remember? Ang reklamo nila sa mga taga... Lahat, gagawin nila yan. Doon pala, papunta mo palang, talo ka na. Talo ka na! Pero itong mga tao na to, naman hindi nang ganyan ang problema ng mga boxer, wala silang alam gawin, kundi gumawa ng toxic, ay punyeta kayo. Wala kayong puso. Dahil wala. Ang mga iba na to, sumalita lang na kung ano na regular na mga fan na hindi nila nadanasan ng mga tao na to. Exactly. I'm talking about the mental challenges that they have to go through. Kaya na, one of these days, Boji, ilalabas ko sa inyo ang kwento, malaman nyo lang. Hindi ako magkikwento, boxers. Okay? You know, I wanted to see a short film, and a short film could go into like a Netflix type of series, and then we just gonna let Netflix carry it out. Kung kailangan ko mag-hire ng independent film para gumawa ng magandang video, I will do it. Yeah, there we go. That's it. To be honest with you, I have a group of people who makes indie films. We should be able to think and let it and put it in the film and what these people really go through. Kung ano mga bulunga, kung ano mga sinasabi niya, kung gaano kadudumi talaga mga to. Yes. Yes. At saka yung time. Kung yung ba sinasabi sa sabungan na sinasakal na yung isang pinaano habang pinaano. Come on, nakikita natin yan. Ganon, alam ganon. Mo, ito pa masakit, Boji, ah. I'm not even talking about a specific boxer. I'm talking in general, ah. In general. Alam mo ba, bukod sa team na sinisigaw ko, alam mo ba ang mga weaknesses at kakulangan ng boxer is what? Number one, support sa manager. Number two, yung systematic na maintenance ng mga vitamins at supplements na mga boxer wala, bro. Yung systematic na perfect timing at conditioning within the time na gamit mo ang relo, wala rin ang mga boxers, bro. They're not systematic. Exactly.
We're gonna click it, that particular punch, power punch, until you say that, okay, I throw about 58 power punches every single thing. Exactly. We're gonna click it. Ito na lang, we're gonna go see and push that limit or you run third. Exactly. You know what I mean? We're gonna click it, bro. Bro, ito na ba simpleng tanong ko sa mga boxers, ha? Ang dami ko na ako sa mga boxers. Gaano ka kalayo tumakbo ng isang oras? You see? See, alam mo sagot nila? Alam mo ang sagot nila? Mm. Walang exact mile. Or you see? No, exact. No. We know what is your recovery time in 30 seconds. What do you mean we're already in 2024? What do you mean? Bro, you know, what type of vitamins you take? Na ito ay tatagal kung hindi mo alam kung gaano ka katagal sa 1 hour na takbo. Punyeta. Exactly. At ang goal mo ay tumakbo tuwing tumatakbo ka na ibit mo ang sarili mong time within the span of 1 hour. Wala silang ganun, bro. Wala. Wow. Exactly, wow. Are you guys still running at old school? Bro. They are only relying, ha? Kalimutan mo na ang manager. They are only relying on personal trainer and personal coach, bro. Well, we have to be scientific from here on now, bro. DXB, Big TV, shout out sa'yo, brother. Bro, yun ang nakita ko, bro. Yun ang experience ko. Yun ang nalang. The thickness of what the performance of the vitamins that you take, the thickness, come on, you're gonna have to find out. The heck, what do you mean? Bro, every single boxer. Even what you know, what's your heart rate count during this time? Everything. Alam mo, bro, ha? Ilang boxer ang kinausap ko? Alam mo, tinanong ko? Mm. Anong electrolyte ang gamit mo? Alam mo, sabi nila, kuya, ano yung electrolyte? What the fuck? Are you freaking kidding me? Wow. Exactly. Wow, I mean, you're losing it. You're losing a sweat and you're not telling me that you have to rehydrate your body to get back in there. You're gonna start cramping, boy. Ganon ang Filipino boxers natin. Ay, nako. Sasakit ang ulo mo eh. Sumasakit ang ulo ko eh. Wow. Alam mo, hindi pala nga tayo nagtatanong sa kanila. We just let it happen, bro. Eh, sabi ko nga eh, Putragis, magaling pa pala itong mga ibong ko eh. Itong ibong ko pa nagkarera, kompleto supplement eh. Wow. How can you perform a sports if you don't have a supplement? God dang it. Are you freaking serious? A proper equipment. Are you freaking serious? Wala kayong proper training. Wala kayong proper time. Wala kayong proper food. Wala kayong proper diet. Para bang ano, ako yung Joseph na. Ay, para ba ko yung Joseph, dadalhin mo sa ano, palaro pambasa yung taga-probinsya na katapak habang naka-spike shoes niya yung mga taga-Maynila? Kaya hindi nyo nakikita yung pagiging... Are you serious? Hindi nyo nakikita ang pagiging pigeon racer. Pag kayo naging pigeon racer, makikita nyo ang pagiging scientific essence ng conditioning. Hindi nyo alam ang conditioning. Wala kayong naintindihan. Ang alam nyo lang mag-bash at tumawa. Pero kaya hindi puro, mo alam. Kaya puro alam nila. Sino ba nutrition niya? Hindi nyo alam magpakain eh. Hindi nyo alam magpalipad ng ibon at palakasin at maging champion kayo sa California. Hindi nyo kaya yan. Dahil wala kayong sistema. Wala kayong scientific. Yan ang mali ng boxer. Kaya ako, kinilabutan ako sa Filipino boxers. Kaya kayo, walang champion. Kaya mga boxers, hindi tumatagal. Yan ang real talk. Ilan lang ang meron proper training dyan? Iniisip na lang nila kung magkano kikitain nila sa tao. Puro pera, puro pera, puro pera. Hindi nila iniisip ang health ng tao kung paano. Exactly. Napakasimple lang sinasabi ko, Boji, ah. Sa boxer, ah. Plain boxer. Sabi ko, tumakbo ka ng 1 hour. Ipin mo sa akin kung ilang kilometro itinakbo mo. Sabi ko, the only way to beat your enemy or to beat your opponent is before you beat them, you have to beat yourself. Mm.
How could you beat yourself if you don't know your time? What the F, right? Mm-hmm. So, ang proper way yan, the way I looked at it, you don't compete with another boxer. You compete with yourself, with your own performance. What I'm trying to say is this. Boji, give me 1 hour. You run 1 hour. You tell me exactly how far can you run a mile in 1 hour. Okay, recorded today. The next 2 days, you take a rest. The next 2 days, you're going to run again. You're going to perform exactly the same dot or better. Better. That's it. Pag na-perform mo yung better, the next 2 following days, you're going to take a rest again. You're going to perform and beat that number again. Which the one na beat mo, which is better. And you have to keep that consistently. Tama mali, Boji? Yeah. They don't have that. They don't have that. What the fuck? What the fuck, right? Sabi natin ngayon eh, today eh, nag-throw ka ng yung route mo ng 100 punches. Kailangan ng 150 the next, ano? Bro, ako, correct me if I'm wrong, nag-train ako ng ibon. If I want my bird to go home on the exact time, I want to train them and put them the right supplement. I bet you they will perform the exact time. That's it. That's it. The whole key here is all about consistency. That's it. That's it. You reach your maximum and you're on that maximized number. You reach your consistency on that. Exactly. Exactly. Thank you. But you're going to have to hit your maximum capability. You don't want it to be all. You beat your own time. You don't beat someone's time. Because every person is different on their own capabilities. That's it. That's why the pigeon have the long distance and the short distance. You think Kuya Joseph will take the short distance of bird to a long distance race? Kaya nga tawa ako ng tawa sa inyo. Binababoy ng pigeon racing ko eh. Pero tignan nyo ang pigeon racing the whole world. Mm. Kung gano'n sila kahirap magpauwi ng ibon. Kasi bakit? They don't know how to put a condition. Wow. Mayroon science yan, Boji eh. You think you just going to drink electrolyte anytime you drink electrolyte? No. There's a right time to drink the electrolyte. Alam mo ba kung kailan? Kaya nga electro eh. Tama siya. The moment you start losing the sodium in your body, then now you're gonna electrify. Come on now. Brother, yan ang sinasabi ni Ibn Rito. Totoo yan. Doon tayo sa tamang alaga, Yanko. Madaming gastos. Totoo yan! Pag ikaw nalaga ng boxer, maraming gastos. Yun ang wala sa Filipino boxers. Walang alaga kasi walang gumagastos. Pangatlo, wala silang alam sa sistema. Puro pera. Kaya nagtatanong sila, Kuya Joseph, 300 fighter, 290 something ang talo. Bro! Ano, sasabihin na kung ano, wag na mo, kami. Alam mo, bro, Boji, I was tapos on happy. Sasabihin ko yan, Joseph, ha, bakit kayo naninira, bakit ang ganyan pararam? Wala yan, paninira dyan sa sinasabi alam namin, Boji, na yan. Napaka ano eh, minsan I think about it, I go, what the fuck? Mm. I was on a pigeon industry for 3 years, almost 4 years. Mm. Nawala ako sa pigeon industry, but I made my statement. Right. Ngayon, ako sa boxing, I have my knowledge of conditioning. Right. Put on this, man. In-entertain ko itong mga boxer na ito, man. You are nothing. You don't know how to run and condition yourself. Wala, bro. Wala. Wow. You kaya go there, mo, parang ano, si anong ibig mo sabihin ng iba, misa ko, Joseph, parang ano, wala talaga masyadong regiment. Wala, bro. Kaya nga sabi ko, okay, God, Panginoon, kung akong panahon ko o time ko ay ibigay ko. So, paano kung wala kang regular regiment? Paano ka makakaroon ng consistency? Exactly. Bro, puto yung sabi ko, man, kung kailangan ko invest ang time ko sa mga Filipino boxers instead sa ibon, why not? Oh my God. They're gonna have to rebuild the whole entire industry, Kuya Joseph. They're gonna have to rewrite it, including the regiment. Wala. Alam mo ba, bro, pag ikaw naging pigeon racer, ang goal mo is to be a champion and to have your bird consistent. Ganon din ang boxer eh. Mm. Parehong galaw eh.
Wow. Kaya sabi ko, nung in-scrutinize ko lahat ng mga in-interview kong boxer, sabi ko, lintik kayo, kaya pala kayo walang pinuntahan eh. Wala kayong moral support as a team, wala kayong team, wala kayong pera, wala kayong sistema, wala kayong proper diet, wala kayong supplements. What the hell? Anong gusto nila nyo? Kinakain the whole entire year eh, yun ang kakainin na. Ano pa na mag-react yung body mo? Ito pa matindi, Boji. Wala akong alam sa boxing. Dahil kay Casimero, marami akong natutunan tungkol sa boxing. Unang-una, recovery food. Unang-una, Boji, recovery food ah. I learned so much about recovery food. Tinanong ko ang mga boxer na naman ng mga ibang boxer natin. Walang recovery food, Boji! What the fuck? Oh my God, bro. Wow, are you kidding me? I'm not, bro. Are you kidding me? We're just watching the freaking TV the whole entire of our life. Time. Oh but my we don't God. Know the story behind that shit, dude. Oh, wow. We're done with them. That's why it's so many of them like that. Bro, exactly. Like, look, this is sa bro natin, ha, na no disrespect. Right? Ito ang sinasabi ko si Rugby Boy. Kita natin. But they still put, because they have heart, they have the thing, but they, nothing against ha, kay Rugby Boy, pero ini dahil na may pera, eh, he has to go through it. Lahat ng questions ko sa boxer, bro, pare-pareho. Ang sagot nila, pare-pareho din. Sabi ko, what the F? This is unbelievable. Wow, we're done. I don't know, Boji. No wonder na wala tayong matibay na boxer. May sagot na. That's it. Kung investigator ka, nag-investigate, I did that part. That's it. And I'm willing to share it to you what I have learned. And I'm telling it to you right now. So now, if the whole entire industry, if you're gonna give these guys a performance, great. How are they? Are they passing at least a D or are they F? Ang mahirap kasi dito, Boji, whether kung ikaw ay merong conditioner sa boxer, ang question dito lagi is, kung yung boxer ba ay magpe-perform din? Serious ha, yung serious ha. Yun ang masakit eh. Kala ba nila, Kuya Joseph, yung nakikita nila mga body na shot na may number na inaano eh, sa tingin nila eh, ginagamit nila lang yun para gamitin lang. No, of course, pagkatapos na nilang magkaroon ng nandun yung supplement nila sa katawan na kompleto, tapos ngayon nila itinitira, doon mo makikita, right? Exactly. Pero hindi ko alam kung anong pinagagawa ng mga to. That's where your supplements gonna work. It's gonna work. A long then round. Now that's where you measure everything now. Exactly. Your blood, no, your thing, everything, how you recover, how many, how much your yung ano nga your heart rate, all of that thing. In short, Boji, ang sistema ng Filipino boxer sa Pilipinas, alam mo ang sagot niyan? Ako na sagot. One word, bugok. Oh my God. Bugok. Wow. Bugok. We're done. Bugok. So, you're telling me Kuya Joseph na pwede nating kasuhan ngayon ang GAB dahil pinadadala nila ang mga fighter nila na mga sinasabing hilaw pa. Hilaw, walang lakas. Unhealthy. Unhealthy, correct. Thank 275 you. Fighter na talo. Ano ngayon masasabi nila? Nagtatanong sila ngayon. So how are you as an industry, as a GAB? Oh, sige, right? Napakasimpleng tanong. Oh. Lahat ng boxer, tanongin nyo. Napakasimpleng tanong lang ngayon. Wow. Ano kalayo ang tinatakbo mo isang oras? Baka hindi nila ma-maintain yan at masagot sa inyo. Oh. Wow. Tumatakbo lang ang boxer kasi gusto lang nila tumakbo. Pero nasa ng sukat, wala. Putragis na yan. Ano yun? Maski sabihin na natin tumakbo ka ng malayo,
Bumili ka ng pagkain sa store at nagpahinga ka. Gago! Counted yun! Kalokohan wow. Kalokohan tong boxing na to, bro. Wow. How are you gonna be able to maximize your capability if you don't know your count? You cannot! You cannot maximize what are you talking about? They haven't reached the highest level of capability. They don't know. They don't know. They have no clue. They don't know how to reach it. Oh my golly, you're done. Kalimutan natin ang kwento ng Casimero. Kung anong kwento ng Casimero, at least merong improvement ang Casimero. Pangalawa, may sistema ang Casimero. Merong recovery po ang Casimero. Merong team ang Casimero. Merong manager ang Casimero. May promoter ang Casimero. Pero ang ibang boxer, wala. Anak ng tating na buhay to. In 275 sila dyan, Kuya Joseph. Man, alam mo, Boji, I don't want to make promise. Pero lahat ng mga Pilipino boxers na umakit ng Amerika, I'll see to it na nandiyan ka at ako to support. So, anong ginagawa pala bago natin ipadala yung Kuya Joseph? Hindi natin minemeasure sila. Okay, para ba dito sa Amerika, nung nagtatry out ka sa halimbawa sa track team, you have to beat this time in order for you to make it at least on the team. Hindi lang para ba mapadala ka lang. Exactly. Exactly. Are you freaking kidding me? Kaya nga, alam mo, naman. Alam mo sa nakikita ko, Boji, the way na mawawala ang trouble ng mga Pilipino boxers. Alam mo kung paano? Sa nakikita ko ha. Dapat mayroong group of people na tinatawag na foundation. That they will evaluate every single one? Correct! I don't want it to say that, you know, the 275 is not a great fighter, but you're embarrassing us. You're not qualified to perform. They're not. They're not qualified. They don't even you're know. Not, healthy enough, fit enough for you to perform in this level of competition. Alam mo, meron sabi, let's be real. Meron siguro mga boxer na piling-pili na mismo ang personal trainer nila or ang coach nila ang gumagastos just to be better. Real talk yan. Sabi ko, walang buhay to. So wala pala tayo, you're telling me, the whole entire time, wala tayong industry na nag-overlook sa mga health ng athlete natin na yan? Oh, ito na lang, oh. Si Manny Pacquiao, ano bang gamot-gamit niya? Oh, walang iba kundi USANA. Magkano ba USANA? Napakamahalang USANA. Tingin nyo, bibili ng boxer natin yan? Anak ng Teteng? Sipin nyo yan, ha? Supplement pa lang. Walang supplement ang mga boxers natin. Walang recovery ang mga boxers natin. Ano yun? Ano yun? Wow. Travis Boji, ako natatawa eh. Debunk nga eh. Debunk ang nangyari sa mga boxers. Na-debunk din ang galawan sa industry ng boxing. Sabi ko, ano ito pinasok natin dito? Tumulong o alamin ang baho at problema. Sabi ko, kung if you're gonna stay quiet, wala, men. Eh di, talagang ginawa lang nilang pain ng ating mga kababayan para pagkakitaan ng pera. Okay, agree to that. Yes. Why not? Shit. No, it's not supposed to be the... Kaya nga may namamatay tayong malalaban eh, dahil dyan eh. Pababayaan pa ba natin dapat. Yan? Okay lang sana kung hindi namamatay sila dyan eh. Bro, isipin mo, aakit ka ng ring, wala kang karga. Patay ka! Patay ka! Patay ka! Are you kidding me? Tapos amang-amang ato eh, mala batong umano sa yung bumato? Ang masakit pa dito, Boji, ito ah. You know and I know, legality-wise, 30 to 33% ang cut sa mga boxer. Ay punyeta sa Pilipinas, 50%. Wow. Or more. Or more, ha? Sobra naman ang mga to. Tingin mo, nakikita sa loob ng gabyan? Hindi. Magulo, magulo ang boxing, bro. Merong ano, merong may mga hidden agenda. You know,
kailangan nilang i-ano, the whole entire industry. They're gonna have to do a lot of writing dito ko yan, Joseph. They're gonna need a group of people to really put everything together. I know na meron na kayong ano, but man, this is gonna be a lot of... Kaya nga, inuulit ko sa inyo, Boji, eh, ayusin na ng mga tao, ng mga agency sa Pilipinas. Dahil ang mga boxers na mismo ang nag-iingay. Okay? Kaya, ayusin lang nila, yun na lang yun. Walang away dito. Ayusin na lang nila. Walang masisipa dito. Walang makukulong dito. At wala rin makakasuhan dito kasi walang pupuntahan niya mga yan. Itong gulo na to, itong sistema na nangyari dito, kailangan ayusin. This is gonna take years. Then now, they're already falling behind on the level yan na ano. Yan nga ang tanong eh. Ito sagutin mo, Boji, oh. O ikaw sumagot dyan. Oh, sagutin mo yan, Boji. Ayusin. This is another at least 4 years, 8 years na ano, revamp. Man, to put even the all the numbers together. Bakit may mga matchmaker na lumalapit sa atin? Bakit may para mga ba, para ba katulad bakit? sa India, bago ka maka-join ng military, you have to pass the height limit. If you're not on the height, Boji, you're out. Sagutin mo ako. Sagutin mo ako, Boji. Bakit may lumalapit na matchmaker sa atin? Bakit may mga boxer na lumalapit sa atin? Sa akin? Sino ba ako? Sige nga. Bakit? Tinatanong ko sarili ko minsan eh. Bakit? Because they see this systematic way that you know, that you find out, that you should be able to implement. Man. It's the implementation of knowledge. Ano man eh, hindi nga nila alam ko yung Joseph Ben, and you that you really, you know what I mean? Yep. Yeah, yung, you know, yung few years na talaga nga nandyan at nakasama mo at natutunan mo na yan, eh talagang as you said, eh, expose silang lahat. Pati, yan, oo. Oh, tama nga, Boji, at tama sinabi ni Kenneth C. Exploited, bro, ang mga boxers natin. Yes. Matagal yan, na naman natin yung alam yung exploitation nila yan eh. Yun nga lang, hindi lang sila aware. Ngayon, aware na sila at least. Exactly. Dati hindi sila aware, ngayon aware na sila. Aware kasi na bakit? Sila. Ako na magsasabi sa iyo, hindi, I'm not gonna mention that person's name, boxer. Ang sabi niya, kuya, hindi ako magma-manager. Dahil kilala ko ang mga ibang grupo sa Pilipinas, ayokong sumama sa kanila. Ganun, bro. Ganun kaalam ng boxer. Hindi na rin sila naging tanga. Alam na nila umiwas. Kaya nagkataka ako, ba't kayo sa amin lumapit? Kami na kasi meron dito. Ano ba meron ako? Eh, nasa likod lang naman ako ni Casimero. Eh, totoong tao. Yun ang mahirap na ngayon ko yung Joseph Panapin, yung totoong tao eh. Puro mo kasi nandyan ngayon eh. Ewan ko kung ano na ba mga AI na ba kayo. Ama siya namin mo, bro. Sagutin ng boxer yan, totoong tao. Masakit at mahirap ang nangyari sa atin dito. Tayo mismo naging biktima dahil ang mga kasama natin nung araw, hindi naging totoong tao. That's it. Naging naman lupa. Lahat naman sila mahihitin na agenda eh. Arito. Ikaw lang naman nandito tumulong eh, na talagang binigay mo yung oras mo para sa mga eh, huwag na nating isipin yung sinasabing mga ano dyan, ang iba nga dyan eh. Kahit na to $300 sinusumbat pa, kaya hindi ko na pwedeng anuhin ang mga yan. Wala. Kahit anong gastos ko pinuntahan dito, Boji, for each individual boxers, naging masaya ako. Bakit? Nalaman ko kwento. And that makes me feel good. Nandiyan ka na financially tumutulong sa boxer. At ang return niya is katotohanan na ibibigay sa'yo. Bangungot na pinuntahan ng boxer. Grabe, no? Diboji, no? Grabe, no? At least, you know, merong mga nakahinga at naliwanagan. Yes. Just tama. That alone is already a plus. Yes. Tama yung sinabi mo, bro. Naliwanagan at nakahinga. Basta pag nakarating ang mga boxers dito, Boji, at nagkaroon ng laban, natapos ang laban, I will personally present it to you, ang storyline. So you know how you feel. And you know exactly why I'm doing this.
Kasi hindi nyo maintindihan at least na malaman nyo buong kwento. And I'm not doing this for myself. And I'm not doing this for the boxer. I'm doing this for the Philippines. You know. Ang sarap kaya ilipad ang bandera, bro. Katulad kasi nasabi ni tatay, kuya, kalimutan mo na yung mga toxic. Pero yung ba mga sugapa na yun nandyan, hindi na ba sila mabusog-busog dyan? Alam mo, napakasarap yung sinabi ni tatay lagi. Hindi ko makalimutan yun. Sabi niya, kuya, kalimutan mo na yung mga toxic na sa paligid mo na yan. Ano na lang yan mga yan, hanggang inggit nilang sa'yo yan. Basta tatandaan mo, kuya, habang kasama mo ko at dala mo ang bandera sa likod ko, wala kang ginagawa, ikaw at ako, kundi gumagawa tayo ng history. That's it. That's it. That's it. Napakasimple sinabi niya. Oo, every single fight, nandun kayo, nakalagda. And every time I look at the camera, sa mga videos namin ni Casimero, yung three fights, sabi ko, man, that's not the money that you cannot pay, bro. Right, that's it. Not pay that shit, bro. It's once in a lifetime and you guys are already on that level, right? Kaya yung mga inggit na lang dyan, pikit na lang kayo. Huwag na kayo masyado mag-toxic at mag-comment na pag ganyan. Hey, I mean, they had their chance. Pero nga, naging ano sila, Kuya Joseph, ulitin natin ulit, naging security threat sila, salik yes. Naging asset sila sa team. Yun lang yun. Yes. Dahil na hindi mapigilan yung inyong sariling interest. Yes. Okay, tama. Hindi mapigilan yung interest nyo. Nanggigigil kayo. Nanggigigil kayo eh. Pag hindi nyo makuha, nanggigigil kayo. Pati pagka-camera na lang, hindi nyo pa pinagpahingan tao. Are you kidding me? Sabi ni Kenneth C, tama to. You already with... Come on, bro. Tama yung nangyari, Boji. Sa toxicity na nangyari, naging awareness para sa mga Pinoy boxers ang pwedeng sabihin good outcome sa mga nangyaring issues. Correct? Oo. Good outcome. Pros and cons yan, bro eh. Hindi naman ibig sabihin na good is always good. Alam mo ba, too good is always sometimes become too bad. Di ba? At hindi ibig sabihin na bad ay bad. Pag bad, merong outcome to be good. Alam mo, pinakamaganda niya ko yan, Joseph. No matter what happened, kung ano man yung ibinato na bato sa you and everything, you just stay true to yourself and you're right. You still and will and be able to helping these people no matter what. Pero ang mga yun, bro, naningil ng iba na ano na marami. Wala pa nga ginagawa. Look, pumindot lang sa iyo. Gusto makatulong sa mga kababayan natin na may masakit yung likod ng hilot lang naninig. Come on, bro. Ako nga, kahit aararuhin ko yung ano niya dahil gusto ko makatulong. Wala man lang ako i-ask anything. Alam nga naman na tumulong ako, mainararo ko yung lupa ng kaibigan ko eh. The next thing yun na nagkaano kami, sasabihin ko na, oh, magbayad ka dahil nararo ko yung bugo ka ba? Bugo ka ba? Ay, lako. Ang mga to eh, ang gusto nila lagi silang ano kaya naano ako misa sa mga ko Joseph eh. Kasi alam mo, in conclusion na, ito conclusion ng storyline na nangyari kay Casimero. Okay. Natapos na lahat, naibalik si Casimero sa laban. Ano pa bang gusto natin nangyari? Alam mo, lumabas ang mga ibang boxers nag-ingay. Okay. Lumabas, nag-ingay. Nandyan ngayon. Ito nga sinasabi niya eh. Awareness din sa mga gahamang exploiter. Ganon. Hindi kasi hindi nila kasi sa akin eh. Oy Joseph, hindi nila pinoprotektahan yung mga Filipino fighter na yan. Agree. Kasi kasi pinagkakakitaan nila. Yep. Yep. Are you kidding me? Yep. Mabuti pa mag-nurse ka na lang eh. Kaysa mag-boxer kaya alam mo bakit? Eh pag ikaw nag-nurse ka, guaranteed may work ka. Boxer. Meron ba? Tagilid, bro. Mag-nursing ka, buwan-buwan may sweldo ka. Sa boxing, may buwan-buwan ka bang sweldo na laban? Eh, ang iba kasi ko yung Joseph, yung iba, mas, ito lang ha, take it as a joke. Ang iba kasi, mas gusto magpasuntok sa mukha sa magbasa ng libro. Oh, tama sinabi ni Isman. Nag-overcharge ang cut nila ng mga handler at manager. Correct.
umaabot pa nga rin na magkano ro, 70% yata, 68%. Totoo ba yan ko yung Joseph? Ang totoo, 50% or more. I don't know about 70. 50% or more? Are you kidding me? Nagtrabaho kami. Sino kang buko ko nito 50% nito? Hindi kasi meron o lahat ng mga boxer. Ano ang minus ng cut ng mga manager? 30% or 33%? Saan napunta yung 50%? Kanyang rule yan. Napakinig natin yan na kay Pao Salud ha. Kaya nagtatanong nga rin ako sa iyo. Bine-verify ko lang ko yung Joseph ha. Pakinig natin yan, sinabi ni Pao Salud. So, I was just wanted to verify. Saan? Bakit ganun katindi 50%? Maghanap ka ng boxer. Interview mo tungkol sa pera. Karamihan dyan, tiklo. Ay, of course. Alam mo naman, nakita naman natin. Sino ba yung yung last time na nagpatulong dito? Yung ano? Yung ilang boxer, ang hindi tumitiklo pag tinanong mong sweldo? Kasi meron, ninaladlad. Ang mga ibang boxer, tinatago. Of course, nahiya sila eh. Sabi po ka, isang spaghetti, boss na. Sabi ko, grabe itong boxing industry na to. Kay Casimero lang pala natin, Boji, malalaman ng baho. Kaya nga sabi ko, tagal na nila yung sumingaw eh. Diba? All the way na to. Sabi mo, kung wala si Casimero, hindi kami mag-meet ni Boji. What the fuck, Boji? Oo ah. That's crazy. Kung di dahil kay Casimero, hindi kami mag-iingay ni Boji dito. Arigo. Tapos ngayon, iba na iniingay namin ni Boji, hindi na Casimero. Pilipino. Katarungan na ng lahat ng ating mga fighter, ng mga pinabayaan, ng mga tipaklong na to. Na yung pala, unqualified sila. Unfit yung parang sinasabi mo kay Joseph na ang natapos in nursing, doon mo pinadala sa law office. Bro, tingnan mo yung picture natin yan, bro. Nung nagkakilala tayo, you as a Mr. Pogi, tama mali. Mm. Di ba ang bakbakan natin kasi mero? Mm. Bro, after 2 years, anong kausap natin ngayon? Ang pinag-usapan natin ngayon? No more Casimero. We're talking about Filipino boxers. In general. Exactly. Bro! Nakita natin ng anomalya at na, ano can you believe? 300 sila doon, fighter, mahigit. 275 talo. Unfit silang lahat. As you said, even a mile, they don't know how to time it. To really push themselves to the limit so that they could really beat on how you really push yourself. Ewan ko, Boji. Ewan ko, wala silang tinatawag na scientific. Nasa 2024 na tayo eh, you don't know your time. Bro, bottom line, wala silang scientific training. Period. Kasi nag-iisip sila, nagwa-wonder sila, Kuya Joseph, kung bakit gano'n nalang kadami ang ano. Are you kidding me? Nagtataka kayo, bakit walang stamina boxer? Nagtataka kayo, bakit dibdib yung bagsak na? Ito na sagot! Yan ang sagot, oh. Hindi ninyo alam, hindi ninyo pinag-aralan. Exactly. Ang alam nyo lang, tumakbo, mag-training, sumuntok. Pero hindi nyo sinusukat. Everybody can do that. Ang kakayanan nyo. Hindi nyo alam. Everybody can do that. The question is, are you fit enough to perform this task? Thank you, Boji. Yung task mo is to perform yung maximize mong performance. Ngayon, ang next task mo is to perform it again over and over. That's it. That's a system, and they don't have that. What the fuck? What the fuck, dude? Ano ibig mo sabihin, Kuya Joseph, na itinraining mo sila to become a cashier? Next thing, yun, nandun sila, nag-i-stack sa likod. Are you kidding me? Right? Bro, ayoko na mag-manager, ayoko na mag-matchmaker, mag-conditioner na lang ako. Kondisyon na lang tayo, punyeta! That's it.
That's it. Oh my golly. Wow. We're done with these guys. For real, bro. Tingnan mo si Casimero. 2 years after, bro. Nag-iingay pa tayo to fight back kung ano nangyayari sa kanya. Tapos na kwento. Tapos na kwento. Tapos na. O, anong next kwento? Mga Pilipino boxers. Punyeta, bakit lumapit sa atin to? Dahil kay Casimero. May nagawa tayo, Boji. May resulta. May dugtong pa pala tayong gagawin, Boji. Damn. Tayo, Boji. Ano ka dito ko yan ngayon? Kung sinasabi nga nasa step 1 ka ngayon pa all the way up, nandito ka ngayon sa step 1. Bro, ang kailangan dito, bro, malaking grupo natin. Lumaki ang grupo. Yun ang kailangan. Magkaroon ng parabang, yung sabi ko, foundation, grupo. Na magkaroon ng sakit. I got you. Na magkaroon ng pondo ang foundation na mismo ang pondo magbibigay ng pera sa kakulangan ng bawat professional boxers. Not amateur, but pro. Pro? Pro! And we're going to focus on pro. Bakit pro? Sila ang nagdala ng bandera ng Pilipinas, hindi amateur. That's it. Pagkatapos natin ng pro, bumaba tayo ng amateur. Kung doon ang dugtong, ha? Hindi natin masabi, Boji, 2 years from now, baka iba na naman ang kwento. Madudukot ko yata 1 million ko dito kay Joseph, ilalagay ko ba doon? Bro, ang sabi ko nga, ibenta ko isang kotse ko, ilagay ko doon, eh. No shit, bro, no shit. Kung kailangan ko ibenta yung 20 mil kong punyetang hot rod, benta ko yung isang kotse ko na 10 mil putay, pasok ko dyan. Mabuo lang yan. Wow. Kulong lang yan. Eh, kotse ko nakatanga, eh. Eh, yung pera niya, pag yan, dinrap ko dyan, baka may magalaw yan. Sige nga, Boji. Damn, I guess. Ano ko, Boji? Napakasimple yung mathematics. Mm. Dumating ang nangyari na nagkaroon tayo ng aberya between me and you or sino man yung tao na yan. Mm. Did you think I even care about talking or talking about it? No. I just move on like you just said. Right. Because they are better plates sa akin. I did not look back and talk about it. Or pinpoint ko siya. Never. Nakita mo? Right. Kasi bakit wala siyang value, eh? Got you. Ang value dito, yung tinutulungan ko, yung ginagawa ko, yun ang value. Pero kung e-epal lang yan, it's not a value to me. It's not valuable. Right. And that's one reason na hindi mo ako nakita. Bro. We don't need no MVP. We need a team player around here. Exactly. Team player, correct. We want team player, baby. You know, MVP lang siya. Kaya sana, for 2 years from now, Boji, mag-usap ulit tayo. At makita natin yung 4 years na nagawa natin. Yun ang akin. Let's get it. Let's make this happen. Kasi alam mo, Boji, ang nasabi ko lang, ha? Compare na naman tayo sa Pilipinas at Amerika. We are blessed here sa Amerika. At lahat ng mga blessing na nakatanggap natin, we are sharing it to the boxers. Yun lang yun. Yun lang yun. Wala and now, you know, the guys that should be able to get this support should be able to meet this type of requirements. Exactly. Or you needs. Know, you could run this time, you could hit this time, you could think this thing, and boom, automatic, full support, and whatever you need. Yep. You know what I'm talking about? Whatever you need. We got the number. Hindi lang na, we get the number of people na ready to support. Yun ang maganda rito sa grupo. Okay, we're just a phone call away. Maraming phone call away and you can get help. Yun ang advantage ng PSYT. Okay? You know? Abangers, Nolito, Pro Philippines. Salute, salute. Pero...
Tama nga yan, Kuya Joseph, you know, ibabang lang, as you said, sa side ni Gianriel Casimero, nag-isang quadro alas ng Pilipinas, eh, talagang may systematically, ano na sila dun eh, set. At saka ito pa, kung ano ba ang mga ano, ang hindi kasi maintindihan ng mga ibang kababayan natin, Kuya Joseph, na hindi ko alam kung paano ko sasabihin time and time again, each fighter perform on a different type of kalaban. Iba't iba. Sa tingin mo ba yung performance ni Pacquiao against Marquez eh? Ganun yung performance niya kay Keith Thurman? Of course, iba. Iba. Kaya nakikita ninyo yung iba ang galawan. Kaya ganun. Hindi mo maiintindihan ng mga ito yung iba eh. Kung bakit yung iba ganun ang pagkakaintindi. So, kaya ngayon mo ang example ng mga dito sa Amerika eh, ang pagkakasabi nila kay Joseph eh, it's style makes fight. So, kaya nakikita nila yung style nila, they could be able to perform this level on, eh, parang sayaw yan eh, di ba? Yep. Puro next level sila. Once na nag-perform ka na magandang performance, you go up your level. That's it. Kaya para bang sa runner eh, kung sinasabi nga ngayon eh, na-run ka ng 10 flat eh, next time eh, you better run 0.99. That's what you're talking about. You know what I mean? Pag ikaw tumakbo ng isang oras, at the next week or 2 weeks, tumakbo ka at hindi mo na meet ang tinakbo mo, you have a problem. That's it. Yeah, di ba, Boji? Of course. Hindi namin alam kung kailangan na i-boost your stamina or you have to eat this certain food for you to may go back to this. May nangyari kaya hindi mo na perform late. Yun. Exactly. Hindi namin something, so you're gonna have to get take a look at that. Walang ganun, Boji. Tama ka, Joko Joseph. So next week, sabi namin next week, as you said, talagang ganito within this time. Kaya alam mo ba, gano'n na, you know? Alam mo kaya mo, Boji? Consistency. And that's lahat, what we wanted to see. Correct. Lahat ng mga boxers na lumapit sa akin at kinakausap ko, alam mo ginagawa ko? Yun ang pinapagawa ko sa kanila ngayon. Gusto kong malaman ang takbo mo within 1 hour. At that's it. Beating your time. Tapos. That's it. At kasama dyan, Boji, ang gamot. Importante ang gamot na backup. Oo, tumakbo. Walang gamot, huwag ka na tumakbo. That's it. Nasabi, paano mo namin malalaman? Ang gawa mo. para pa sinasabi, Kuya Joseph, papatakbo ka ng kari walang gas. Are you kidding me? Yep. At saka ang point dito, Boji, ito ah. Si Tata, 3-division champion. Hindi magiging division champion yan kung hindi niya alam ang ginagawa niya. Tama, Boji, mali? Tama! Consistency! Okay. Kaya nga natutuwa kay Tata sa mga sistema ng boxing eh. Ngayon, in-apply ko ang katutunan ko at ngayon, tinatanong ko sa mga boxers, on top of that, may alam ako sa conditioning, sa ibon. Tatanungin ko, ang question ko, eh puta, lahat mali. Patay sila sa... That's it. Wala ka regiment, walang ano, anong ginagawa mo dito, why you do this, that, why, you know I mean, why you put you eat after this? Are you really? Ito pa, nakalimutan mo, sinasabi ko sa'yo. Nakalimutan ngayon na, ito, importante to. Kung hindi nyo alam, di ba, kinumpare ko na ang Pilipino at Mexican boxers, tama mali? Ngayon, ikikwento ko naman sa inyo, hindi regional ha, boxing ha, hindi regional. Ang kinatawag nito is continental, intercontinental. Tama ba ako, Boji, mali? Pansinin nyo ang continent. Continent ha? Saan pumupunta kadalasan, majority, ang Filipino boxers? What continent? Di ba kadalasan Asia? Sino nakapunta sa Amerika? Di ba mga MP? Ang tanong dito, nasaan ang mga 200 something boxers na sinasabi mo, Boji, na hindi nakakarating ng Amerika? Yun yun yung mga boxers na sinasabi ko sa iyo, kausap ko ngayon. Nakita mo pagkakaiba? Right. Sabihin, walang potential ang mga Filipino boxers sa ibang continent, especially ang Amerika.
Kadalasan sa mga Pilipino boxers, ang continent nila na pwede naman is Asia. Yun ang isang weaknesses. Ang point ko is ito. Ang point ko is, kung ikaw kumuha ng visa sa Asia, madali. Pag ikaw kumuha ng visa sa Amerika, mahirap. Pero pag ikaw ay membro ng ibang promotion at malakas ka sa immigration, pasok ka sa US. Tama ba, Boji? Mali? Tama yan. Politika. Oh. Exactly! Suppression. Kung ayaw nila sa'yo, suppress ka agad nila dyan. Yung yan nakikita ko sa media, bro, ng boxing, bro. Tingnan yung mga Pilipino boxers, kadalasan puro continent ng Asia lang. Bihira lang nasa Amerika. Ang nasa Amerika, dalasan puro mga MP lang ang nakakater. Nasaan ang mga ibang Pilipino boxers? Then, okay. Okay. Well, Joseph, so pagbabalik, it has been 2 hours for me. You have an amazing day. I appreciate you. May gagawin lang ako ng konti. Okay, one more before I finish this. Go ahead. Go ahead. Yeah. Sabi ko sa'yo, ang kalaban ng boxer, commissioner, judges, lahat, di ba? Kasalaban. Mm. Isa pang kalaban nila, may kulang pa tayo. US visa. Tama, mali. Mm-hmm. Yun ang isang kulang ng Pilipino boxers. US visa para gumanda ang kanilang karir. Kasi dahil sa US visa, natatrap ang kanilang karir. Okay, Boji, have a good day. Yun. Salute, salute sa everybody. Wala na po akong sasabihin pa. I appreciate you so much sa mga Rivera family. Kita-kita tayo ko, Joseph, a week from now on the 9th. I'll see you. We'll sounds be there. Good. We have lunch. I got you. Looking forward, brother. Talaga ng mga excited na kami, you know what I mean, sa mga kung ano man na mga project na mangyayari. Salamat mangyayari sa pag- dyan. And lagi kami nakasaludo sa'yo, kaya lagi ka na dyan eh. You know what I mean, enlighten always everybody. Huwag ka magpapadala dyan sa mga nano mo, you know, just keep on, yes, you know what I mean, dyan sa ginagawa mo. Diretso lang tayo dyan, and sa ating mga kabro-bro dyan, you guys have an amazing day. Maraming salamat po. And thank you, bro. Thanks for your time. At nagkaroon tayo ng konting discussion about Filipino boxers, how they are being manipulated. They are being mistreated. Mistreated, manipulated, exploited. Exploited. Nako, talagang lahat ng may Ted eh, nasa kanila na eh, no? Kuya Johnson, kailangan ano na i-bubulgar natin dito sa TEDx din eh, kung ano, para malaman nila kung anong ginawa sa kanila ba. Ganun pa man, salamat dyan lagi sa iyo, at salamat sa ating mga kababayan Pilipino dyan. Lagi kayong mag-ingat. At, okay, bro, bro, have a good day. Thank you. Dito lang po sa Pinoy sa Kalam YouTuber. Thank you, Baju. Let's go! Let's go! All right. Once again, I'm back. Let me take a 10-minute break. Okay, so no more time of music. I'll be back. Ito na ang pagbabalik ni Cuatro Alas. Tumabi lahat ng mga peke nagkaangas. Pinatunayan niya kung gano'n man siya kalakas. Oras na marayan at ang bandera ng Pinas. Hindi basta-basta ang kanya pinagdaanan. Kaya huwag kumasta na siya ay pinaghinaan. Dilubyo ang balik na kamaong umaaboy. Oras na marayan at bandera ng mga Pinoy. Siya si Casimero na galing pa sa Kapisayaan. Kung saan nakilala ang laki ng matatabang. Isinilang sa ormong at lumaking panlaban. Wala siyang inatrasan, lahat ay pinapalagan. Bawat sutok ng kamao na may angas ng Pinas. Pag pumatak na ang dugo, lalo pang lumalakas. Bagot hirap pinagdaanan, bago baki pagbuno. Dugo at paus ng puhunan sa napili niyang laro. Di ba dali pinagdaanan niya at pinatunayan niya na hindi siya nawala sa laro ng palakasan. Marami mang humatak sa kanya pa ilalim, pero hindi nagtagumpay ang kanilang mga hiling. Mas matindi pa rin ang kapit niya sa itaas. Lagi nagpapakumpaba at yun ang angas ng Pinas. Muling ayaligin ang mundo sa kanyang pagbabalik. Nagpabagang kamauna sa pagsuntok ay sabik. Ito na ang pagbabalik ni Cuatro Alas. Tumabi lahat ng mga peking nagkaangas. Pinatunayan niya kung gano'n man siya kalakas. Oras na marayan at ang bandera ng Pinas. Hindi basta-basta ang kanya pinagdaanan. Kaya huwag kumasta na siya ay pinaghinaan. Dilubyo ang balik na kamaong umaaboy. Oras na marayan at bandera ng mga Pinoy. Oras na ang kanyang pagbabalik. Gugulatin ang mundo at muling maghahasik. Hinubog na pa
panahon. Buong-buo ang loob. Sino pa kumarang sa harap niya ay itataob. Walang tigil sa ensayo. May laban man o wala. Yan ang tunay na madirigman. Laging handa. Walang kinakatakutan kahit saan mang lugar. Mapatayo ay buong loob pa rin siyang susugal. Yan ang tapang na Pinoy. Sa tuko ay may agibat. Lalong tumatapang habang dumadami pa ang sugat. Limitasyon na katapangan ay hindi mo masusukat. Maluban ay magsalita lalo pag iyong kausap. Pero sa loob ng lona ay sadyang naiiba. Mapait siya sa labas na loob ay gumigiba. Muling yayanigin ang mundo sa kanyang pagbabalik. Nagbabagang kapauna sa pagsuntok ay sa break, eto na ang pagbabalik ni Cuatro Alas. Tumabi lahat ng mga peking nagkaangas. Pinatunayan niya kung gano'n man siya kalakas. Oras na parayan at ang bandera ng Pinas. Hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Kaya huwag kumasta na siya ay pinaghinaan. Dilubyo ang balik na kamaong umaapoy. Oras na parayan at bandera ng mga Pinoy. Pinagharian ng tatlong iba't ibang division. Handa po malag kahit kanino yan puso ng kampiyon. Sunod-sunod man ang problema sa kanya taon-taon. Ready pa rin bumukupas ang pagsik ng leon. Saksi ang buong mundo sa kanya mga patunay. Madaming napapilin sa ipinakitang husay. Babain at matulungin sa tunay na buhay. Maangas ng sanloob sa larong matirang matibay. Lalawang katauhan sa isang pagkatao. Taas noong isisigaw ako ay Pilipino. May tamang nilapu-lapu at ni Andres Bonifacio. Walang pinipiling laban papalag kahit kanino. May talino ni Rizal sa pinili niyang larangan. Ginamit ang talino sa pakikipagtikmahan. Muling yayanigin ang mundo sa kanyang pagbabalik. Nagbabagang ang mauna sa pagsuntok ay sa break. Eto na ang pagbabalik ni Cuatro Alas. Tumabi lahat ng mga peking nagkaangas. Pinatunayan niya kung gano'n man siya kalakas. Oras na parayan at ang bandera ng Pinas. Hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Kaya huwag kumasta na siya ay pinaghinaan. Dilubyo ang balik na kamaong umaapoy. Oras na parayan at bandera ng mga Pinoy. Pagbabalik ni Cuatro Alas. Tumabi lahat ng mga peking nagkaangas. Pinatunayan niya kung gano'n man siya kalakas. Oras na parayan at ang bandera ng Pinas. Hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Kaya huwag kumasta na siya ay pinaghinaan. Dilubyo ang balik na kamaong umaapoy. Oras na parayan at bandera ng mga Pinoy. Siya si Casimero na galing pa sa Kabisayaan. Kung saan nakilala ang laki ng matatapang. Isinilang sa ormong at lumaking panlaban. Wala siyang inatrasan, lahat ay pinapalagan. Bawat sutok ng kamao na may angas ng Pinas. Pag pumatak na ang dugo, lalo pang lumalakas. Bago dirap pinagdaanan, bago makipagpuno. Dugo at pawis ng puhunan sa napili niyang laro. Di ba dali pinagdaanan niya at pinatunayan niya na hindi siya nawala sa laro ng palakasan. Marami mang humatak sa kanya pa ilalim. Pero hindi nagtagumpay ang kanilang mga hiling. Mas matindi pa rin ang kapit niya sa itaas. Lagi nagpapakumpaba at yun ang angas ng Pinas. Muling yayanigin ang mundo sa kanyang pagbabalik. Nagbabagang kamauna sa pagsuntok ay sa break. Eto na ang pagbabalik ni Cuatro Alas. Tumabi lahat ng mga peking nagkaangas. Pinatunayan niya kung gano'n man siya kalakas. Oras na parayan at ang bandera ng Pinas. Hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Kaya huwag kumasta na siya ay pinaghinaan. Dilubyo ang balik na kamaong umaapoy. Oras na parayan at bandera ng mga Pinoy. Oras na ng kanyang pagbabalik. Gugulatin ang mundo at muling maghahasik. Hinubog na panahon, buong-buo ang loob. Sino pa kumarang sa harap niya ay itataob. Walang tigil sa ensayo, may laban man o wala. Yan ang tunay na mandirigman. Laging handa, walang kinakatakutan kahit saan mang lugar. Mapatayo ay buong loob pa rin siyang susugal. Yan ang tapang na Pinoy. Sa tuko ay may agibat, lalong tumatapang habang dumadami pa ang sugat. Limitasyon na katapangan ay hindi mo masusukat. Maluban ay magsalita lalo pag iyong kausap. Pero sa loob ng lona ay sadyang naiiba. Mapait siya sa labas na loob ay gumigiba. Muling yayanigin ang mundo sa kanyang pagbabalik. Nagbabagang kamauna sa pagsuntok ay sa break na sa break. Eto na ang pagbabalik ni Cuatro Alas. Tumabi lahat ng mga peking nagkaangas. Pinatunayan niya kung gano'n man siya kalakas. Oras na parayan at ang bandera ng Pinas. Hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Kaya huwag kumasta na siya ay pinaghinaan. Dilubyo ang balik na kamaong umaapoy. Oras na parayan at bandera ng mga Pinoy. Pinagharian ng tatlong iba't ibang
puso ng kampiyon. Sunod-sunod pa ng problema sa kanya taon-taon. Ready pa rin bumukupas ang pagsik ng leon. Saksi ang buong mundo sa kanya mga patunay. Madlaming napabilin sa ipinakitang husay. Babain at matulungin sa tunay na buhay. Maangas ng sanloob sa larong matirang matibay. Dalawang katauhan sa isang pagkatao. Taas noong isisigaw ako ay Pilipino. May tamang nilapu-lapu at ni Andres Bonifacio. Walang pinipiling laban papalag kahit kanino. May talino ni Rizal sa pinili niyang larangan. Ginamit ang talino sa pakikipagtikmahan. Maligyayani ginabundo sa kanyang pagbabalik. Nagpapagal kang mauna sa pagsuntok ay sa break. Ito na ang pagbabalik ni Cuatro Alas. Tumabi lahat ng mga peking nagkaangas. Pinatunayan niya kung gano'n man siya kalakas. Oras na parayang at ang bandera ng Pinas. Hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Kaya huwag kumasta na siya ay pinaghinaan. Dilubyo ang balik na kamaong umaapoy. Oras na parayang at bandera ng mga Pinoy. Ang balik na kamaong umaapoy. Oras na parayang at bandera ng mga Pinoy.
napalitik 4 alas. Tumabi lahat ng mga peke nagkaangas. Pinatunayan niya kung gano'n man siya kalakas. Oras na marayan at ang bandera ng Pinas. Hindi basta-basta ang kanya pinagdaanan. Kaya huwag kumasta na siya ay pinaghinaan. Dilubyo ang balik na kamaong umaapoy. Oras na marayan at bandera ng mga Pinoy. Siya si Casimero nanggaling pa sa Kapisayaan. Kung saan nakikala ang laki ng matatapang. Isinilag sa ormong at lumaking panlaban. Wala siyang inatrasan, lahat ay pinapalagan. Bawat sutok na kamao na may angas ng Pinas. Pag pumatak na ang tubo, lalo pang lumalakas. Bago dirap pinagdaanan, bago baki pagpuno. Dugo at paus ng puhunan sa napili niyang laro. Di ba dali pinagdaanan niya at pinatunayan niya na hindi siya nawala sa laro na palakasan. Marami mang humatak sa kanya pa ilalim. Pero hindi nagtagumpay ang kanilang mga hiling. Mas matindi pa rin